ating lahat. Bago tayo magsimula, lahat tayo mukhang manalangin. Okay, mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo at inyong banal na dugo na dumanak sa cross, lahat ng aming kasalanan ay tinubos na pala. Dahil sa inyong dakilang biyayang ito, kahit kami po ay karapat-tapat sa impyerno, naligtas po kami at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong lahat ng biyaya, ang sakripisyo, ang pagtsatsaga tungo sa amin. Kami po ay lupang mahina, kaya nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin. Pakikabay niyo po kami tuloy-tuloy upang kami po ay lumago ng mabuti sa pangitan ng inyong banal na espiritu at inyong banal na salita. Pakisurin niyo po yung aming buhay, isip, para baguhin yung aming buhay alinsunod sa inyong kalooban. Malalapit na po ang inyong ikalawang pagpabalik. Kaya po, pakitulungan nyo din po kami upang may bahagi ng inyong ebanghelyo ng mas mabuti para sa mga ligaw na kaluluwa sa palibot namin. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya tungo sa amin. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, una, buksan po natin ang Biblia, Roma chapter 7, verse 18. Okay po. Roma chapter 7 verse 18, sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na manatili sa akin sa magkatuwi sa aking laman. At pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko yon magawa. In verse 25, ngunit salamat sa Diyos sa pangitan ni Hesu Kristo na Panginoon natin, kaya nga ako mismo naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pangitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pangitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Okay, tapos chapter 18 po, 8, verse 5 hanggang 7. Chapter 8, verse 5 hanggang 8. Okay. 5, 6, 7, 8. Okay po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay na laman. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugos sa Diyos. Kanina, Roma chapter 7 verse 18, sabi dito, nalalaman ko na walang mabuti na nanatili sa akin sa aking laman. Sabi dito, meron pong laman sa English mo, flesh, ano po? Tapos verse 25 din po,
Meron pong sa pangitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Laman. Laman po. Ngayon naman po, verse 5, chapter 8, ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Verse 7 naman po, may 6, 7 naman, may kaisipan ng laman. Verse 8 naman, ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugos sa Diyos. Kay laman. Okay? Kaya, malinaw naman po yung ating kaligtasan. Tama po ba? Malinaw po, no? Ligtas na. Tama po ba? Kung ligtas na po tayo, ibig sabihin, ligtas na po tayo mula sa impyerno. Tama pa muna. Ligtas na po tayo mula sa impyerno. Ligtas na po tayo mula sa problema sa kasalanan. Ligtas na po tayo sa paghuhukom ng Diyos. Dahil tinanggap natin yung kaligtasan sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus. Tama po? Kaya dahil ligtas na po tayo, papasok tayo sa langit, sa bandang huli. Tama po ba? Tayo naman po ngayon, nasa ginna po tayo, sa ginna ng kaligtasan, tapos langit. Yung sa ginna, ito po ay Kristiyanong pamumuhay. Pamumuhay Kristiyano. Kaya po, bago ang pagdating ng Panginoon Jesus, o bago tayo papasok sa langit, dito pa rin tayo sa mundong ito, kaya ano pang purpose nating buhay? Ito ang isa pang pagkakataon upang sukulian ng kanyang biyaya. Tama po ba? Tapos, ito pang isang pagkakataon upang may bahagi ng ebanghelyo. So, madaling salita, upang iligtas ang mga kaluluwa sa palibot natin. Kaya dapat natin tulungan ang ibang kaluluwa mo sa family, kung sa family, kung sa kamag-anak, kung sa mo kaibigan o kapipahay, para sila din po ay maliligtas. Tama po ba? Okay. So, kaya bilang isang ligtas, ito pang detour. Sukulian natin ang biyaya ng Diyos. Tama po. Paano po? Para sa pangitan ng ano po? Panibagong buhay. Pagpabago, tapos paklalago. Okay, naintindihan po. Kaya yung pang purpose ng ating buhay. Kaya sabi ng Biblia, kung ligtas na po tayo, tayo pa ay bagong nilalang. Bagong nilalang. Bago na tayo, bago. Okay? Bago. Kaya meron pong mga church car, mga tricycle, mga ano-ano. So, luma na. Pinapalitan namin yung maraming piyesa, pinipintura natin ng bago. Kaya dati luma na naman, ngayon halos bago na. Meron pong ganitong kaso, tama po ba? Bagong pintura, lahat ng mga pisa, pinalitan. Bago na ito, no? Bago na yan. Tama po ba? Alos bago na. Gaya nito, dati dapat nasa imperno tayo, pero patungo sa imperno po tayo, pero sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus, naging bago na tayo. Bago. Pero hindi pa tapos. Kailan matatapos yung kaligtasan ito? Sa kanyang ikalawang pagdating, babaguhin ng Diyos yung ating katawan. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Tama po? Sa rapture. Sa rapture po. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Yung katawan na ngayon, nawala. Kaya bago tayo o papasok sa langit, sa rapture, o basta, sa kanyang ikalawang pagdating, nandito pa rin tayo, meron po tayong katawan.
Kaya yung Kristo ng pamumuhay, ano pang Kristo ng pamumuhay? Sukurin natin ang biyaya, lumago tayo, magkapag-evangelist tayo sa pangitan ng ano po, ating katawan. Sa pangitan ng ating buhay na may katawan. Okay? Tama po. Yung ating pakunawa tungkol sa ating katawan ay importante. Kaya, importante para sa ano? Kristyanong pamumuhay. Kaya laman daw, laman, kung sinabi natin ng laman, laman, sa English, flesh. Paminsan, yung ibig sabihin ng laman ay, ano po? Body, yung katawa mismo. Ito pang laman. Pero paminsan, yung ibig sabihin ng laman ay hindi magandang. Ibig sabihin, ano po? Yung, ano po? Sinful desire. Sa ibang salita, paknanasa. Paknanasa. Paknanasa ng laman. Paknanasa. Kaya ito po ang sanhi. Sanhi ng lahat ng kasalanan. Tama po ba? Kaya nang tayo pa ay naligtas, spiritually, bago na tayo, yung relasyon natin sa Diyos, spiritually, naging okay na po tayo, naunawaan po natin yung pag-ibig ng Diyos, pero ano po ang problema sa ating Kristiyanong pamumuhay? Meron pa rin po tayong laman sa mundong ito. Yung katawan natin, mahinang klase, tapos yung meron pa rin yung paknanasa. Paknanasa ng laman. Kaya kanina dito ang mga ayon sa laman ay nagtutungo sa kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu. Kaya meron pong kaisipan ng laman, kaisipan ng espiritu. Kaya kung ligtas na po tayo, yung espiritu natin ay bago na. Kaya pumasok na po yung Holy Spirit sa ating puso, ating espiritu. Kaya meron pa rin po tayong laman sa kabilang banda. Kaya meron pong dalawang klaseng kaisipan sa ating buhay. Kaisipan ng laman, tapos kaisipan ng ano po? Kaisipan ng espiritu. Okay? Dalawang kaisipan. Yung isip natin palaging dalawa. Kaisipan ng laman o kaisipan ng espiritu. Ano pang mabuting kaisipan? Kaisipan ng espiritu o kaisipan ng laman? Kaisipan ng espiritu. Okay. Kaya yung ito pang picture na inihanda ko para maintindihan nyo po, dati, dito po tayo. Makasalanan po tayo. Yung espiritu, patay na. Yung relasyon natin sa Diyos, putor na. Kaya meron po tayong sinful desire, sinful nature. No? So, ito pang laman. Pero kung ligtas na po tayo, yung espiritu natin ay naligtas, pumasok na po yung Espiritu Santo, magkaroon tayo ng panibagong nilalang, panibagong puso, pero nandun pa rin po yung simple nature. Okay? Naintindihan po? Kaya kung ligtas na po tayo, masaya po ba? Hindi. Nang tayo pa ay naligtas, ligtas na ko. Salamat sa Diyos. Malaki pala yung biyaya. Pumunta ako sa langit. Mga ganun pa, ano? Masaya. Klaro. Klarong-klaro. Ligtas na. Masaya. Pero sa paklipas ng panahon, nalulungkot sila paminsan, nandun pala yung likas na makasalanan, yung paknanasa sa ating buhay, sa loob. Kumpara sa dati, naging mahina po sila konti, pero nandun pa rin sila na malakas. Ano po yung paknanasa ng laman. Okay? May tukso pa rin, tuloy-tuloy. Akala namin, kung ligtas na po tayo, yung Satanas ay tatakas. Yung Satanas nawala sa ating buhay. Nandun pala yung tukso, tuloy-tuloy. No? Nandun pa rin yung tukso, tuloy-tuloy. Tama po? Nandun pala. Tapos sa akala ko, magtatagumpay ako palagi sa Kristiyanong pamumuhay. Kasi ligtas na ako, hindi. Paminsan,
nahulog tayo sa tukso. Tama po ba? Bakit po? Kasi meron pa rin tayong laman. Kaya, ano pang Kristiyan ang pamumuhay? Kahit meron po tayong laman, dapat sumunod tayo sa Panginoon. Tama po ba? Kung ganito, siyempre, gagantihan tayo ng Diyos. Gagantihan. Ganti po. Gagantihan tayo ng Diyos. Dahil sumunod tayo sa Panginoon, kahit meron po tayong laman. Okay? Tama po. Kung nang tayo pa ay naligtas, nawala na yung laman, yung paknanasa, simple nature, inalis ng Diyos kaagad. Kung gano'n, ano po? Anghel na tayo, anghel, biglang bumait, 100%, bait na bait. Kung gano'n, walang gantimpala. Bakit kailangan gantimpala? Bait na naman. No? Wala na yung likas na magkasalanan. Wala na yung sinful desire. Tama po ba? Wala na yung tukso. Bakit kailangan gantimpala pa? Dapat mabuhay siya ng mabuti kasi wala naman yung tukso. Wala naman yung laman. Tama po ba? Pero kahit meron po tayong laman, dahil naunan po natin yung kaligtasan, yung katotohanan, sumunod pa rin tayo sa katotohanan, salita ng Diyos. Kung ganon, ano po, may gantimpala. Tama po ba? Kaya meron po tayong laman. Naintindihan po. Kaya kung ligtas na po tayo, nandun pa rin yung temptation. Nandun pa rin si Satanas. Nandito pa rin yung lumang pagkatao. Nandito pa rin yung simple desire, lust of flesh. Pero meron po tayong spiritual desire, new man, and Holy Spirit. So, kailang natin maunawan yung ganitong bagay. Okay? Kaya ang mga nasa laman, hindi makapagbibigay ng lugos sa Diyos. Kaya po, dapat sumunod tayo sa kaisipan ng laman. Kaya, ang mga ayon sa laman, nagtutungo sa kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit, ang mga ayon sa Espiritu sa mga bagay ng Espiritu, ang kaisipan ng, tapos yung kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. Kaya kung mabubuhay tayo ayon sa Espiritu, magkaroon tayo ng masayang Kristiyanong pamumuhay. Kaya dito, Roma chapter 8, verse 11, verse 12 hanggang 13, kaya basahin po natin, 3 to 1, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Sapaka kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Subalit kung sa pangitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Mamuhay tayo, hindi mamuhay tayo ayon sa laman. Mamuhay tayo ayon sa, kung mamuhay tayo ayon sa laman, tayo'y mamamatay. Kung sa pangitan ng Espiritu, kung mamuhay tayo ayon sa Espiritu, kaya kung sa pangitan ng Espiritu, kung pinapatay ninyo ang gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Patay na lang. Ano po yung gawa ng laman? Sabi ng Biblia. Okay. So, hindi kaya natin alisin yung laman. Kung ganun, kailangan magpakamatay. Hindi kaya natin alisin yung laman, pero kaya natin alisin yung gawa ng laman. Gawa. Kaya yung laman sa loob ng ating puso, may influensya sa ating kaisipan, may influensya sa ating gawa. Yung laman, okay po, may influensya siya
sa ating isip tsaka gawa. Kaya yung pang sinabi ng Panginoon Jesus, Mateo 15, verse 7, verse 16 na lang, Mateo 15, verse 16, chapter 15, verse 16, hanggang, sinabi ni Jesus, pati ba naman kayo'y wala pa rin pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan? Inilalabas daanan ng dumi. Ngunit, ang mga bagay na lumalabas sa bibig, meron pong pumapasok sa bibig. Ano po yung pagkain? Tumutuloy sa tiyan? Inilalabas sa daan ng dumi daw. Pero yung lumalabas mula sa bibig, ano po yun? Ang bagay na lumalabas sa bibig ay nangmumula sa puso. Siyang nagpaparumi sa tao. Ano po yun? Nagmumula sa puso. Ano pang nagmumula sa puso? Ang masamang pag-iisip. Ay, wait lang po. Ang masamang pag-iisip. Mula sa puso. Ano po ito? Masasamang pag-iisip? Kaisipan ng laman. Kaya yung laman po ay nasa loob ng puso natin. Kaya yung sinful desire, sinful thoughts, kaya yung laman po ay nasa puso, sa loob ng ating puso, doon sa looban, meron pong laman. Kaya, lalabas yung masasamang isip. Okay po? Kaya sinong naglagay ng laman? Ito po ay galing kay Adam. Tapos, ito po galing kay Satanas. Kaya masamang isip daw. Masamang isip, shortcut na lang. Masamang isip, masasamang isip, galing kay Satanas. Kaya meron pong masasamang isip na nasa puso na, meron pong masasamang isip na ilalagay ni Satanas ng bago. Naintindihan po? Meron pong naitanim ni Satanas. Meron pong itinanim. Itinanim ni Satanas noon sa ating puso. Meron pong bagong itatanim ni Satanas. Naintindihan po? Meron pong masamang isip noon pa na inilagay ni Satanas. Meron pong masamang pag-iisip na dadalhin pa ni Satanas. Okay po, araw-araw. Kaya kailangan natin kailangan yung mga gawin para ayusin ang problemang ito. Kaya ito pang basic meaning tungkol sa flesh, laman. Kailangan natin maunawaan po ito dahil meron po tayong laman sa ating buhay. Kaya kadalasan, akala ng maraming Kristiyano, ligtas na daw tayo, kaya masaya lang. Hindi nila pinapansin yung kanilang laman. Kaya masaya lang. Pero nandun pa rin yung laman. Kaya paminsan, nahulog sila sa tukso ng madali dahil hindi nila pinapansin ng maayos tungkol sa laman. Okay, naintindihan po? Kaya ligtas na daw, masaya daw. Oo, masaya, ligtas na. Pero para sa Kristo ng pamumuhay, kailangan natin maunawaan po o malaman, meron pa rin tayong laman. Yung laman, hindi po ito mabuting bagay para sa atin. Ito po ay dating, yung resorta, purutas ng ginawa ni Satanas. Kaya ito po ay masama po para sa ating buhay. Kaya tatanggalin ng Diyos yung ating laman. Kaya una, kailangan natin tandaan, meron po tayong laman. Meron ba tayong laman o wala?
Meron po, meron. Tapos, ano pa ang kaisipan ng laman? Ano pa ang katangian ng laman? Roma, chapter 8, verse 7. Okay. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga mari. Ano po ito? Ano ibig sabihin? Una, meron po tayong laman. And then, tapos yung laman, hindi po ito napapasakop sa Diyos. Ibig sabihin, yung laman, gusto nyo bang sundin ang salita ng Diyos o ayaw? Yung laman po, gusto nyo bang sundin ang salita ng Diyos o ayaw? Yung laman. Ayaw niyang sundin. Tama po? Yung laman, yung flesh po. Yung laman, ibig sabihin, yung ito, simple desire. Yung body naman, body lang, ano, mga material na bagay, yung body po, yung body mismo. Yung sa loob, meron pong simple desire, tinatawag ito flesh, no? Laman. Hindi po siya magpasakop sa Diyos. Hindi nga mari. Kapaminsan, ini-expect ng mga ligtas na yung laman nila o nawawala o yung laman nila ay nagpabago. Pero ayon sa verse na ito, yung laman ito hindi nawawala hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, kung nandito pa rin tayo. Pangalawa, yung laman ay hindi nagpabago. Yung laman, hindi kaya niyang naging mabait. Yung laman palaging masama. Okay po, naintindihan po? Kaya ligtas na po tayo, hindi ito ibig sabihin, yung nawala na po yung laman, nandun pa rin yung laman, tapos yung laman ay masama palagi. Yung laman, hindi po ito nagpabago. Meron po tayong panibagong puso, pero nandito pa rin yung laman. Okay, naintindihan po? Kaya naguguluhan po sila, yung mga ligtas, naguguluhan. Paminsan okay, paminsan hindi okay. Bakit po? Idepende sa condition niya, spiritual. Okay, naintindihan po? Kaya lalong lalo, kung dumating na yung pagsubok, hindi okay yung condition, no? Kaya kung ganun, medyo ano mo, naguguluhan sila. Naguguluhan, mag-away. Laman tsaka yung espiritu. Mag-away. Magkipag-away po sila. Kaya, tandaan po natin, nandito po rin yung laman. Yung laman, hindi po ito nawala. Yung laman, hindi po ito nagpabago. Hindi po ito nagiging mabait sa Diyos. Tapos, yung laman, may influensya sa ating isip tsaka gawa. Okay, naintindihan po? Yun ang nakabase sa Bible. Kapaminsan, inisip ng mga Kristiyano, ngayon medyo okay yung Kristiyanong pamumuhay ko. Tuloy-tuloy ako sa fellowship, tuloy-tuloy ako sa pakikinig, panalangin, pagbabasa ng Bible, kaya medyo okay na yung Kristiyanong pamumuhay ko ngayon. Medyo okay na. Kaya kala nila, wala na po yung laman. Nakalimutan nila na meron silang laman. Okay po. Kaya, biglang, naging, ano po, hindi maingat. Hindi maingat sila. Hindi maingat. Bakit po, medyo okay yung Kristo ng pamumuhay ko. Tapos, inisim nila, parang halos wala na yung laman. Pero, hindi pala.
Kaya kung meron pong gira, ano po? Ngayon mo may gira po sa Russia at sa Ukraine, no? Nagtatago sila kung meron pong mga gira po, yung mga kaaway nila, nagtatago sila sa mga bunker, sa gusali, nagtatago sila. Tama po ba? Kaya parang walang tao. Nandun pala. Bang! Patay. Ano po? Tama po ba? Ganito, yung laman ay nagtatago. Okay po, nagtatago. Kung medyo malakas ang ating espiritu, sabi niya, wala na ako. Wala na. Wala na ako. Kaya sabi niya, wala na. Kaya anong nangyari? Naging mayabang. Yung Christian ito, naging mayabang. Tapos, kung naging mayabang, anong nangyari? Naging tamad. Naging tamad yung espiritu ito. Kung naging tamad na, anong nangyari? Unti-unti lumalayo sa Diyos. Kaya, medyo naging nahina na yung espiritu, yung mga laman na nagtago, nandito na ako, bang! Ganito po ang nangyari. Okay, naintindihan po? Kaya dapat tayo pa ay mangingat palagi, no? Kasi nagtatago siya. Then, makapagsinungaling po sila na wala na ako. Wala na ako. Nandun naman yung laman. Ayon sa Bible, nandun naman sila, pero yung laman ay sinungaling. Wala na daw siya. Wala na. Ikaw, very good. Ako, wala na. Ito po ay kasinungalingan. Okay po, 19 yan po. Kaya kung medyo okay na po yung ating Kristiyano pamumuhay, yung ating takpo, Kristiyanong takpo ng ating Kristiyanong pamumuhay, dapat naging mas magpapagumpaba tayo dahil hindi dahil sa ating kapangyarihan o kalakasan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu, mabuhay tayo ng konting maayos bilang Kristiyano. Okay, naintindihan po ba? Kaya, kung medyo okay na yung Kristiyano ng pamumuhay, bakit po? Dahil sa ating kapangyarihan o dahil sa kapangyarihan ng Diyos? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos naman, anong sinabi ng laman? Oh, ikaw mabuti. Wala na ako. Naintindihan po? Ganun ba? Bang! Okay, naintindihan po ba? Kaya po, ito pang patotoo ni Apostle Pablo, siya pa isa pang pinakamabuting Kristiyano, ngunit salamat sa Diyos sa pangitan ni Jesus Cristo na Panginoon natin, kaya nga ako mismo naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pangitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pangitan ng laman ay kautusan ng kasalanan. Ibig sabihin, meron pong kaisipan ng Espiritu, meron din pong kaisipan ng laman. Kaya ano po ang yung laman marunong sa ano po? Marunong sa pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Okay? So dinadaya ni Satanas. Dinadaya ni Satanas si Eva, sina Eva at Adam. Tama po? Dinadaya ni Satanas sina Eva at Adam at Eva. Adam muna, anak. Eva muna, tama po? Dinadaya ni Satanas si Eva para ano po? Upang sumuway sa salita ng Diyos. Tama po ba? Sa pasimula naman, ayaw ni Eva na kumain ng bawal na prutas. Ayaw niya. Pero dinadaya ni Satanas. Kaya hindi naging normal yung isip niya. Tama po. Kaya tinanggap niya yung hindi katotohanan. Kaya ito pang pasimula ng laman. Tinanggap ni Adam yung salita ni Eva. Galing kay Satanas. Kaya po, ano pa ang katangian ng laman?
Marunong siya sa pagsisinungaling. Okay, dinadaya nila ang Kristiyano. Dinadaya. Kaya inilagay ng Diablo sa puso ni Iscariot Judas. Judas Iscariote, na anak ni Simon, na ipakanulo siya, ipakanulo si Jesus. Sinabi ni Satanas kay Iscariot Judas, tumaliko kayo kay Jesus, ibenta mo si Jesus para makaroon kayo ng kita. Kaya inilagay ni Satanas masamang isip sa loob ng puso ni Iscariot Judas. Ito po ang ginawa niya palagi. Kaya meron pong ganitong talata, mga Gawa chapter 5 verse 3. Sabi dito, Ananias, bakit napadaik ka kay Satanas? Bakit nagpadaik ka Satanas kay Satanas? Nagsinungaling ka kay Espiritu Santo. Itago ang bahagi ng pinakbilhan ng lupa. Sinabi ni Pedro, tinuktukso ni Satanas si Ananias, yung puso ni Ananias, kaya nagsinungaling siya sa Diyos. Kaya po, kailangan natin surin yung ating isip. Ito pa ay kaisipan ng laman o ito pa ay kaisipan ng espiritu? Kailangan natin surin yung ating isip. Yung isip ko ngayon, tama ba ito o hindi? Alin sunod sa salita ng Diyos? Okay po? Kaya yung mga, ano pang kaisipan ng laman? Yung lahat ng kaisipan, hindi ayon sa Biblia. Tama po. Yung lahat ng isip, kaisipan, laban sa utos ng Diyos. Tama po ba? Yung lahat ng kaisipan, laban sa utos ng Diyos, yun po ang kaisipan ng laman. Kaya sa Linggo naman po, ito pang araw ng Panginoon, manatili kayo sa puno ng ubas. Ito pang utos ng Diyos. Tama po ba? Yung lahat ng mga kaisipan laban sa utos ng Diyos na ito, ito pa ay kaisipan ng laman. Ay, meron akong mabuting ano, pero meron akong magandang offer. May part-time job, pero Linggo lang daw. Ano po ito? Tukso ni Satanas. Bakit po? Kasi yung malinaw naman po sa Bible, yung ating pagtitipon sa Linggo, mo sa calendar, Sunday naman, pero ito pa ay araw ng Panginoon, ay importante. Importante. Kaya sabi ng Panginoon, naroon ako sa ginna nila. Tama po ba? Naroon ako sa ginna nila. Kaya yung lahat ng ating isip, laban sa sinabi ng Bible, ito pa ay kaisipan ng laman. Okay po? Malinaw po? Malinaw? Kaya dapat, ano po ang susundin natin? Kaisipan ng laman o kaisipan ng espiritu? Kaisipan ng espiritu. Yung pang mabuti para sa akin. Tama po ba? Si Satanas, siya po ay manoroko. Manoroko. Yung manoroko, mabuti po ba o masama? Anong ibig sabihin ng manoroko? Masamang tao yan. No? Tama po ba? Bakit po? Dinadaya niya yung mga tao para ano po? Para sa kanyang pakinabang. Hindi para sa pakinabang ng taong ito. Kaya ninanakaw nila yung mga mahalagang bagay sa kanya. Yung pang manoroko. Sila pang magnanakaw. Okay po? Kaya ninanakaw niya yung ating oras. Ninanakaw niya yung ating puso. Ninanakaw niya yung ating buhay. Ninanakaw niya yung mga kaluluwa. Sino po? Si Satanas? Okay po? Kaya yung laman, kaisipan ng laman ay galing sa Satanas. Kaya kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon, meron po tayong gantimpala o wala? Meron naman.
Sabi ni Satanas, wala daw. Ano po ito? Ano pa ang kaisipan ng laman? Hindi importante. Ito mas importante. Kaya po ito, katotohanan po ba o kasinungalingan? Kasinungalingan. Kasinungalingan. Okay. Kasinungalingan ng ano po? Kaibigan nyo? Hindi, manluloko. Okay, naintindihan po? Kung sumunod tayo sa kanya, sigurado tayong mabibigo. Sigurado tayong malulugi ng malaki. Tama po ba? Yun pang manloloko. Okay. Kaya meron po tayong laman sa ating puso. Kaya sa loob ng ating puso, dito, nandito po yung ating espiritu. Spirit. Spirit naman. Spirit, soul, and body. Alam nyo po ba? Tama? Spirit and soul, body. Tama po. Sino po tayo? Espiritu. Ito pang tunay na ako. Kaya ito pang ating palibot. Parang ito pa ating parang yung mga lugar sa palibot natin. Yung isipan, puso, katawan. Sa alam ng katawan, meron pong sanlibutan. Ito lahat galing sa Diyos, pero meron pong laban galing kay Satanas. Kaya po, ngayon, anong pang gira? Yung Russia, umatek sa Ukraine, anong ibig sabihin? Pumasok sila loob. Tama po ba? Yung pang gira. Kung labas sila, hindi na ito gira. Ano pang gira? Pumasok sila sa loob. Sa ating sakop, ating lupain. Tama po ba? Galing sa Diyos. Kaya ipo po ay gira. Kung hindi sila pumasok, kung labas sila, madali lang ito. Pero pumapasok pa rin sila. Attack ka, attack. Attack po sila palagi. No? Attack. May missiles, may ano. Kaya po, ito po ang gira espiritual. Meron po tayong laman. Nandito pa rin yung Satanas. Yung tukso ni Satanas. Okay po. Tapos, kaya kung ganun, ano po ang mabuting ugali natin patungo sa laman ito? Unang Pedro, chapter 4, verse 2. Kayo upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya mamuhay tayo, hindi sa laman, kundi sa kalooban ng Diyos. Hindi sa masasamang pagnanasa. Una, kailangan natin isipan ito ng mabuti na hindi ako mabubuhay ayon sa lamang. Hindi ako mamumuhay ayon sa laman, kundi sa kalooban ng Diyos. Tapos, para dito, ano pang kailangan? Tayo po ay dapat umiwas sa pagnanasa ng laman. Tapos, dapat i-control natin yung ating laman. Okay, unang Pedro chapter 2, verse 11. Okay, mga minamahal. Basahin po natin. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa iyo bilang mga dayuhan ay pinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasan ng laman na pakilaban sa kaluluwa. Yung laman, pakilaban sa ating kaluluwa. Pakilaban. Umiwas kayo. Umiwas.
Sa ibang version, i-control. I-control. Hmm? I-control nyo ang inyong laman. Sa Korean version naman po, control. I-control mo. Nasa control yung laman palagi. Tapos, Colossians chapter 5, verse 16 and 17 na, subalit, sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, huwag ninyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, ay Espiritu laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa-isa. Upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Kaya parang ito pa ay hadalangan daw sa ating Kristo ng pamuhay. Kaya lumakad kayo ayon sa Espiritu. Huwag ninyong bigyan kasiyahan. Bigyan mga pagkakataon para sa pagnanasa ng laman. Bakit po? Kasi ito pa ay manloloko. So meron pong isang manloloko sa inyong barangay. Alam ng lahat ng tao siya pa ay manloloko. Ano po? Bumisita siya inyong bahay, yung manloloko ito. Anong gagawin nyo? Ay, welcome? Pasok? Ano ba? Sarado, kaagad. Isara na lang yung pintuan. Lock. Ha? Tama po? Kasi alam ng lahat ng tao, yung manloloko yan. No? Tama po ba? Manloloko, maminsan ano, hindi normal. No? Tama po? Sarado kaagad. Tama po ba? Sarado kaagad. Kasi alam natin ang ano po ang katotohanan. Tama po? Kaya, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Huwag niyong bigyan kasiyahan o pagkakataon ang mga pagnanasa ng laman. Kasi ito pa ay manloloko. Manloloko. Okay po? Kaya pinapatay ng Diyos yung ating laman doon sa cross. Sa totoo lang, yung laman ito, parang yung laman po ito, parang pasyente na may cancer stage 4. Kung darating ang Panginoon Jesus, mamamatay siya. Pero may lakas pa yung laman ito. Pinapatay ni Jesus yung laman doon sa cross. Colossians chapter 5, verse 24. Ipinako sa cross ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ng mga masasamang pagnanasa, ang mga kahalayan ito. Kaya yung mga ligtas sa pangitan ng mga Bible seminar, mo limang session, mo madalawang beses, tatlong beses Bible seminar, kung ligtas na po sila, alam po nila kung ano ang kasalanan. Tama po ba? Alam nila ito kasalanan. Tama po ba? Alam nila ito ang kaaway. Dati naman po, madali tayong nahulog sa tukso kasi akala namin, kaibigan po ito. Akala namin, ito pang kaibigan. Kaya palaging kasama. Manloloko pala ito. Kaya po tayo po ay naligtas. Kung sama-sama ako sa kanya, hanggang saan po yun? Impero na. Kaya tumaliko tayo sa kanya. Kaya ligtas na po tayo, ibig sabihin, alam po natin, ito ay hindi tama. Alam natin, hindi po ito tama. Tama po ba? Alam natin, ito pa ay manloloko. Pero hindi pa natin alam kung paano ito i-control ng maayos. Yun lang kulang. No? Kaya po, una, dinadaya niya ng mga kaluluwa ng madali. Dinadaya niyang madali. Okay. Kaya yung Kristiyano, kung ligtas na po tayo, alam natin kung ano ang tama, pero dahil sa mga napakahusay, dahil sila pa'y napakahusay sa pagsisinungaling, paminsan tayo din po ay nahulog sa daya ni Satanas, daya ng laman. Kaya po, nakasala po tayo.
Okay po, naintindihan po. Kaya una, ano pang daya ni daya ng laman? Kung mabuhay tayo ng mabuti bilang Kristiyano, sabi niya, wala na ako, ikaw mabuti. Hindi naman ganon. No? Nandun pa rin yung laman. Tapos, maging mabuhay tayo ng mabuti, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa biyaya o kapangyarihan ng Diyos lamang. Kaya dapat magpabagumpaba tayo palagi, dapat may takot tayo sa Panginoon. Kaya Philippians chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal ko, kung paano laging ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon ako hindi niyo kasama. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at paniningik. Okay po. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot. Dapat may ingat. Kasi nandito pa rin tayo, ang paniningik. Dapat may ingat ng sapat. Okay? Para sa ating, kaya, ay, ngayon naman, pagod na ako, absent na lang ako. Kaya, noong linggo, nakarang linggo, attend. Ngayon linggo, attend. Kunwari, noong nakarang linggo, attend. Noong linggo, attend. Tapos, ngayon linggo, attend na. Kaya sa sunod na linggo naman, ay, mabuti naman ako. Ngayon linggo naman, pagod na ako, absent na lang. Pwede ba yun? Wala na yung ingat. No? Wala na yung ingat. Kaya isagawa ninyo ang inyong sarili ng kaligtasan na may takot at paninginig. Oh, ngayon ara, hindi ko na binasa ng Bible. Busy-busy ako, kaya maraming mga iba't-ibang mga problema na dumating. Kaya wala na yung isip. Ah, hindi ko na binasa yung Bible. Dapat basahin po natin ang Bible. Okay po, kaya isang chapter. Gabing-gabi na. Ay, kahit konti. Paminsan, meron pong ganitong araw, ano? Mula sa umaga, busy talaga mo, ano? Kaya dapat may takot tayo sa Diyos, takot tayo sa, dapat ingat. Dapat meron po tayong ingat sa ating Kristiyano ng pamumuhay. Okay po, naintindihan po. Kasi dinadaya ni Satanas, dinadaya ng laman na wala na ako, wala na ako. O paminsan, mabuti ako. Parang ganun. Tapos, yung laman po ay may gawa. May gawa po, may gawa. Dito po, Galatians chapter 3. O hangar na taka-Galatia, sino ang gumayuma sa iyo? Sa harapan ng inyong mata, hayagang ipinakita si Jesus na ipinako sa cross. Kaya bakit si Jesus ay ipinako sa cross? Dahil yung laman natin ay masama. Tama po ba? Kung ang laman natin hindi masama, bakit si Jesus ay ipinako sa cross? Tama po ba? Kaya nang tinitingnan natin yung cross, kung napapansin natin ang cross, dapat naging mangingat tayo dahil meron po tayong masamang laman. Bakit si Jesus ay pinako sa cross? Dahil yung laman sa loob ng ating puso ay masama. Okay po, naintindihan po. Okay. Kaya dito, ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa iyo, ito, tinanggapan ninyo ang Espiritu sa pangitan ng gawa ng kautusan o sa pangitan ng pakikinig ng pananampalataya. Tapos, napakahangal ba ninyo? Nakpasimula kayo sa Espiritu, ngayon ba ay nagtatapos kayo sa laman? Kaya dito, sinabi ng Bible, ano po? Yung mga gawa ng laman, gawa ng kautusan. Yung mga gawa,
ng kautusan. Ibig sabihin, walang kabuluhan. Tama po ba? Then, tapos, ito po ay nakakonekta sa laman daw. Ano po yung gawa? Laman. Iyo bang naranasan ng maraming bagay na walang kabuluhan? Na walang kabuluhan daw. Ang Diyos pa ay magbigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng himala sa ginan ninyo sa pamamagitan ng inyong mga gawa o pakikinig? Sa pananampalataya, pakikinig sa pananampalataya. Okay. Kaya, ito po ang focus. Ngayon naman, ngayon ba matatapos kayo sa laman? Ligtas na po tayo dahil sa Espiritu. Ligtas na po tayo dahil sa biyay ng Diyos. Pero bakit bumabalik daw kayo sa gawa? Bakit bumabalik daw kayo sa laman? Yung pang sinabi ng Bible. Kaya gawa, laman, parehas ngayon. Anong ibig sabihin? Kaya bilang ligtas, kailangan po yung gawa. Pero anong klaseng gawa? Gawa sa pangitan ng Espiritu Santo. Kaya po, kanina, sinabi ko sa iyo na ngayon okay na yung Kristo ng pamumuhay. Tuloy-tuloy yung fellowship, panalangin, pagbabasa ng Bible, mga Bible seminar, umatendin ako, okay na. Kaya, anong ginagawa ni laman? Ginagawa ng laman? Dinadaya niya ang Kristiyanong ito. Oh, ikaw mabuti daw. Ikaw mabuti. Ako wala na. And, nagtago siya. Nagtago siya ng lihim. Parang talaga siyang wala. Ano po? Hindi siya nakikilos. Tago na tago yung laman. Kaya inisip natin, yung pamumuhay ko, very okay. Pero sabi ni laman, dahil ako ay mabuti daw. Ano po ito? Ito pang gawa ng laman. Ano po? Ito pang gawa ng laman. Kaya, nagsisimba pa rin naman tayo, mag-fellowship naman tayo, yung isip natin, kaisipan ng laman na. Okay po? Kaya ano pang nangyari? Parang yung Kristo ng pamuhay nagiging parang gawa ng relihiyoso na. Gawa ng relihiyoso. So, ibig sabihin, madaling salita, sa ating Kristo ng pamumuhay, dapat meron po tayong tiwala sa Diyos. Dapat umaasa tayo sa Diyos. Sa ibang salita, dapat magtitiwala tayo sa gabay ng Diyos. Dapat ano po, magtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat inisip natin yung Kristo ng pamumuhay ngayon hindi dahil sa ating kabutihan kundi dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Yun pa ang kaisipan ng Espiritu. Naintindihan po? Ano pa ang kaisipan ng laman? Dahil mabuti ako, kaya mabuhay ako ng mabuti bilang Kristiyano. Dahil mabuti ako, naglilingkod ako sa Diyos ng mabuti. Ano po ito? Hindi po ito kaisipan ng Espiritu, kaisipan ng laman. Kasi, bakit po? Hindi po ito katotohanan. Naintindihan po ba? Naintindihan po? Kayong gawa, galing sa kaisipan ng laman, ito po ay gawa ng laman. Tama po? Kaya meron pong, kunwari lang po, meron pong isang choir member. Naka-choir siya. Sa isip niya, sa panlabas, naka-choir, napupuri siya sa Panginoon. Pero isip niya, ako marunong sa kanta. Yung isip niya, marunong ako sa kanta. Kung ganon, ito pa ay gawa ng Espiritu o gawa ng laman? Gawa ng laman lang. Pero nagpupuri siya sa Diyos sa harapan ng tao. Pero yung isip niya, kaisipan ng laman. Kasi, yung gawa niya ay nakabase sa kanyang sariling kalakasan. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Siguro pa simula pa, hindi ganon. Kasi ligtas na po tayo. Kung ganon, lahat yung ginagawa ito, hindi ko kaya kung sa aking sarili lang,
Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa tulong ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ito po ay naging posible. Yung pang mapapagumpa pang loob. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya po, Colossians chapter 2, verse 23, ang mga bagay na ito ay mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapababa, sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman. Kaya kung ligtas na po tayo, naunan po natin ang biyaya ng Diyos. Kaya sa pangitan ng biyaya ng Diyos, kaya natin i-control yung laman. Kaya natin naging magpapagumpaba. Okay po, naintindihan po? Yung mga relihiyoso na hindi paligtas, yung inahasahan nila, yung gawa nila, kaya po, sa panlabas ng anyo, sa mata ng ibang tao, mukha silang relihiyoso kasi maraming gawa, pero sa mata ng Diyos, sa loob, ay puspos ng kalayawan. Sabi ng Bible. Okay. Kaya sabi dito, Lucas chapter 9, verse 23, mo naintindihan niyo po yung mensaheng ito? Malinaw po? Medyo konting malalim ba? Naintindihan niyo po? Lucas chapter 9 verse 23, sinabi niya sa lahat, kung ang sinuman ay nagnanais sumuno sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, magpasan ang kanyang cross araw-araw, sumuno sa akin. Araw-araw kailangan natin tanggihan yung ating sarili. No? Ating sariling pamumuhay. Yung pang katangian ng pamumuhay ng laman. Dapat sumuno tayo sa Panginoon. Cross, ibig sabihin, dapat tanggihan natin yung ating sariling isip, ating sariling pamumuhay. Ibig sabihin, lahat po ay imposible kung walang tulong ng Diyos. Yung pang ibig sabihin ng pagtanggi. Walang imposible sa Diyos. Tama po ba? Walang imposible sa Diyos. Sa kabilang banda, lahat ay imposible kung walang tulong ng Diyos. Okay po, naintindihan po? Kaya po, kung hindi tayo manatili sa iglesia, naging lahat imposible sa ating buhay. Yung pang ibig sabihin ng pagtanggi sa ating sarili sa pangitan ng cross. Mga Kaikan chapter 16 verse 18. Kaya ang pagmamataas nauna sa kapahamakan, ang palalong diwa nauna sa pagkabuwal, pagmamataas. Kaya meron pong isang hari doon sa lumang tipan, Usias. Siya po ay isang mabuting hari. Ikalawang Kronika, chapter 26. Dito po, kinuha, tingnan po natin ang screen para mabilis po. Kinuha ng buong bayan ng Juda si Usias. Siya po ang isang hari. Ang kanyang itinayo ng Elot, isinauli sa Juda. Pagkatapos ng hari ay matulog na kasama ng kanyang mga ninuno. Tapos sabi dito, verse 5, itinalaga niya ang sarili upang hanapin ang Diyos sa mga araw ni Zacarias na siyang nagturo sa kanya na sa pagkatakos sa Diyos. Sa panahon niyo, meron pong propeta Zacarias. Kaya si Haring Usias, meron pong mabuting kaibigan. Sino po? Propetang Zacarias. Ito pang imay ng iglesia, ito pang imay ng Espiritu Santo, ito pang imay ng mabuting iglesia. Kaya
Magkaroon siya ng takot sa Diyos, kaya habang kanyang hinahanap ang Diyos, Panginoon, pinagtatakumpay siya sa ng Diyos. Kaya naging maayos po yung takpo ni Uzias. Dahil sa tulong ng Diyos. Tama po. Dahil sa tulong ng Diyos. Kaya tinutulungan daw. Tinutulungan, verse 7, tinutulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo, mga taga-Arabia na nanilan sa Gurbaal, laban sa mga Meunita. Tinutulungan ng Diyos. Kaya ito pang basic. Tayo pa ay mabubuhay araw-araw dahil sa tulong ng Diyos. 100%. Tama po ba? Tama po. Kaya dapat manatili tayo sa Diyos. Dapat lumalakad tayo sa Diyos. Dapat sumunod tayo sa Diyos. Ano? Naintindihan po ba? Kasi tinutulungan tayo ng Diyos araw-araw. Verse 15 din, si Uzias naging mas malakas. Siya ay gumagawa sa Jerusalem mga makina, nilika ng mga bihasang tao upang ilagay sa mga tore, sa panulukan. Sa Jerusalem mo may makina daw, malaking ano po, tore, malaking bato. Kaya sapagkat siya ay naging kagilagilas na tinutulungan hanggang siya ay lumakas. Tinutulungan ng Diyos si Uzias, kasi si Uzias may takot sa Diyos. Si Uzias sumusunod sa Diyos na may takot sa Diyos. Okay po, naintindihan po? Hanggang dito okay, pero naging lumakas siya. Yung bansang Israel sa panahon, yung bansang Juda, naging malakas. Ang problema pagkatapos doon, verse 17, nguni si Azarias na pari pumasok sa 17 pala ito. Ngunit nang si siya ay lumakas, siya ay naging palalo na siya niyang ipinapahamak. Sapagkat kanyang nilapastangan ang Panginoon niyang Diyos. Pumasok siya sa templo ng Diyos. O tingnan po natin, pumasok daw siya sa templo ng Diyos upang masunok ng insenso sa ibabaw ng dambanan ang insenso. Pumasok siya sa templo ng Diyos, inihandok niya mga bagay-bagay. Masama po ba ito? Paglilingkod sa Diyos, masama po ba ito? Masama po ito kasi hindi po yun trabaho niya. Ito pang trabaho ng pari. Tama po. Kaya nang lumakas siya, naging palalo. Delikado ito, delikado. Delikado. Okay po, naintindihan po? Ito pang laman. Kaya po, dapat tayo po ay palaging no? Magpapasalamat tayo sa Diyos. Dapat tayo po ay naging mangingat. Dapat may tayo po ay takos sa Diyos dahil meron po tayong laman. Okay po, naintindihan po? Kaya paminsan, Linggo, pagod na ako. Kaya iniisip natin, ngayon na raw, pahinga na lang sa bahay. Ano po ito? Hindi. Ito kaisipan ng laman. Okay po, naintindihan po? Naintindihan po? Dapat mangingat po tayo. Okay? Naintindihan po? Okay, kaya pinangaram po natin tungkol sa laman, konti. Kaya dapat lumalakas po yung ating panibagong pagkatao. Ito, malaki ang simple nature. Ito, maliit ang simple nature. Nandun pa rin yung simple nature, pero nasa control pa rin. Control tayo. Okay? Naintindihan po? Ganito po tayo. Okay? Hanggang dito po tayo. Tayo pong lahat ay umukang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Ngayon na raw, pinaram po natin ang tungkol sa yung katangian ng laman o tapos yung ating mabuting ugali tungo sa laman.
Pakitulungan niyo po kami upang kami po ay sumunod sa Espiritu Santo sa halit ng paknanasan ng laman sa ating buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.